hacer su talla, tiró a hacer su talla, hacer su tiró. Yung maturity level ko wala pa. Minsan ginagawa mo yung isang bagay na akala mo nakakatulong sa iyo pero hindi pala. Ang daming oras na talagang imbis na siniseryoso ko, saan ako nagdiliwaliw lang, nag-internet, nag-Facebook, kumbaga ang nangyayari is fooling time. Dala na rin siguro ng kahirapan, kaya't masasabing walang direksyon ang buhay ni Arjen noon. Palipat-lipat kami ng bahay, no permanent address. Naranasan ko pa noon na from Imus ako nakatira, tapos papasok ko sa Pasig. Hanggang sa dumating talaga sa time na talagang, kumbaga walang direction. Hindi ko alam kung saan yung future, walang brighter future na nag-aantay sa akin. Ramdam ng kanyang ama ang hirap nilang mag-anak. Bit-bit ang pag-asang maiangat ang kanilang pamumuhay. Nagtungo sa ibang bansa ang ama ni Arjen upang magtrabaho doon. Ngunit ang inaasahang haligi ng tahanan ay biglang naglaho. Sobrang hirap din ng buhay niya sa abroad, siya lang mag-isa. Nakareceive kami ng letter na talagang parang nagpapaalam na siya na hindi na siya makakapagpadala sa amin, mamatay na siya, ganyan. Kaya siyempre, na-depress ako, grade 5 ako noon. May swerte pa rin dumating kay Arjen dahil siya ay inalagaan ng kanyang lola. Ang lola ko na yung nag-ano sa akin, nagpalaki sa pensyon niya ako nabubuhay. Nagtapos man sa kursong computer science, ay mas pinili pa rin niyang tahakin ang kanyang hilig sa pagsasayaw. After ko makatapos ng college, hindi ko naman siya na-pursue. Wala naman ako inatupag kundi sumayaw. Dancer po kasi ako before sa school namin, sa university namin. Nakakuha naman po ako ng work. Dancer, paracket-racket, sideline. Iba't ibang trabaho rin ang nasubukan ni Arjen. Naging credit investigator pa ako hanggang pinakahuli ko pong work is inventory clerk sa isang printing press sa may Parañaque. For 5 years, doon po umikot yung buhay ko sa pagtatrabaho. Dumating sa time talaga na naisip ko parang walang nangyayari sa buhay ko, walang direksyon. Hanggang sa dumating ang isang paanyayang nagbukas ng bagong pag-asa para kay Arjen sa pamamagitan ng kanyang pinsan. Nasumpungan ni Arjen ang uno. Yun, doon na ako naimbitahan ng pinsan ko po, si Mr. Jojo Sagaran. Hindi lang ako bumitaw, dinire-diretso ko siya, doon ko pinaniwalaan yung sarili ko. At nag-decide ako na gusto ko na talagang kumita ng malaki, doon na talaga po nag-umpisa na. Pero katulad din ng iba, hindi naging exempted si Arjen sa mga pagsubok. Dumating sa point na talagang tinetest ako ng God na minsan naranasan ko talaga na wala na akong pera, wala na akong pamasahe pa uwi, naubusan na ako ng sinasabi na napanggalaw or mobilization. Sa kabila ng kakapusang pinansyal, hindi nawala ng pag-asa si Arjen, bagkus ay mas lalo pang tumibay ang kanyang determinasyong ipagpatuloy ang kanyang nasimulan sa uno. Ang tinanim ko lang sa sarili ko noon, yung pag-asenso nung... Saan nga ba pupunta si Arjen sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, kundi sa minimithin niyang tagumpay? I have a plenty of time para ibuhos para sa family ko, kung saan namin man gustong pumunta. Yung time freedom na sinasabi. Doon ko na naranasan na kumain ng masasarap na pagkain na dating hindi ko na nakakain. And before, kung makikita niyo sa picture ko, payat-payat ko nun dati. Ibang-iba na nga ang buhay ni Arjen. Akalain mo bang nakakalibot na sa iba't ibang bansa? May mga magagarang sasakyan. At kung dati ay walang permanenteng tahanan, ngayon ay nakapundar na siya ng kanyang sariling bahay. Ang technique lang talaga, once na naumpisan mo siya, huwag ka lang talagang bibitiw eh. Huwag ka lang talagang mag-quit kasi sabi nga, quitters never win. We have the same finish line na ending point na lahat tayo doon matatapos. Kaya dire-diretso mo lang. Makukuha at makukuha kung ano yung gusto mo talaga. Arjen Sarmiento, kung noon ay may buhay na walang patutunguhan, ngayon ay ganap ng matagumpay. Nawa ay na-inspire namin kayo upang kayo din, tulad ni Arjen, ay maging Ascenso Pinoy. Ascenso Pinoy!